kada pindot, may nalo ka more! Register, magyaya, vote at react at makipindot sa mga palaro ng PAN. Huwag bibitaw araw-araw para sa chance manalo ng 50,000 pesos. Dito sa Pindot, may nalo ka draw by MVP. And we're back dito sa Your The Boss! Eto nga, nabitin nga tayo kung si Heaven ba ay husay o sablay sa tanong na. Sa Philippine mythology, anong creature ang tinatawag na tree giant? At ito ba ay wild guess mo lang din? Ang alam ko talaga kapre, pero naguguluhan lang ako ng konti sa tikbalang. Okay, medyo nasasaktan ako kapag tumitingin ka sa akin ng kapre at tikbalang. Pero sige lang, tanong kasi talaga ito. Kaya naman, ang sagot mo nga ay letter A, kapre. Well, Heaven. Ang sagot mo ay... Heaven, talagang dami mong alam sa mga creature, ha? Ang mga kapre ay malalaki at mabalahibong nilalang nananirahan sa malalaking puno kagaya ng akasya, mangga, nara at balete. Baliti, sana sabihin ko eh. Lumalabas sila tuwing gabi at naninigarilyo ng tabako. Grabe, no? Marami silang budget sa tabako. The best. Well, ayan na nga, may natutunan tayo. Kapre pala ang tawag doon. Dahil ikaw ay husay na naman! Heaven, good job ka! Makakakupra ka sa kaba ng boss natin ng 500 pesos! Kaya naman, oh, cheers, baby girls! Kukupra na siya! Kukupra na yan! Kukupra na yan! That's right! Kukupra na yan! Ayan na, maraming salamat, baby girls, oh, cheers! Talaga namang ang happy-happy ni Heaven at makikita mo na smile talaga siya dahil nga nakadalawang kobra na siya. Pero tingnan natin kung happy din ba ang ating mga boss. Jenica. Mga boss, may apat pa pong natitirang job orders, okay? Ang natitira po sa inyong kaban ay 9,000 pesos habang ang trabahador naman po natin ay may total ipon na 1,000 pesos. Grabe ka, blooming talagang partner ko dito, oy! Pero ito na nga, Heaven. Anong pakiramdam na bumida sa isang trending and talked about series? Siyempre, grateful. Alam mo, sobrang right timing lang din siguro po ni God. Kung nakuha ko to way back, hindi ko siguro mabibigyan ng justice yung character. Pero I think it came at the right time. And sobrang grateful na yung buong cast po namin in production, para kaming isang pamilya. I love that. So grateful. Ang very grateful talaga tayo kasi kagaya dito sa You're the Boss, para tayong isang family, di ba? Kapatid ko si Cesar, di ba? Parang ganun, ang sarap talaga pag may ganun na environment sa work. Pero ang character mo dito ay si Luna Valeria. Paano ka nakaka-relate sa kanya? Ano si Luna ate, makulit, yung priorities niya talaga, sinusunod niya. Pero pag nagmahal, wagas din naman. Ay, so give all! Oh, give all, di ba? Alam mo na yan. Ganon talaga. Pero pag... Ba't tumingin ka kay Jenica? Pero pag nasaktan, para ang hirap nang magbigay ng second chance. Ang bilis matuto. Oo. Ganon si Luna. Ang bilis agad mag-walls. Pero pag dumating yung right person, ay talagang babagsak at babagsak yung walls mo. At magmamahal ka ulit ng sobra. Ay! Alam niyo maraming ganon. Yung talagang pag nasaktan, bagsak na bagsak din. Pero pag dumating na ulit yung sa tingin niya ulit na dawan, ibabagsak ulit yung mga wall. Oo. Ganon talaga, no? In fairness naman. Pero, eto na nga, napunta nga tayo sa ganyang usapan. Kamusta naman ang tambalan ninyo ni Marco Gallo? Ayan na nga, Heaven. Bilang Marvin. Grateful ako na siya yung kapartner ko po. Kasi sobrang maalaga. Yes. Sobrang gentleman. Oo. Ang swerte-swerte ko na siya yung kapartner ko po. Tipong pati yung pagsuot ko ng shoes, siya yung naglalagay ng shoes ko. Aww. Very sweet naman ni Marco. Sweet. Akala,
nakilala natin si Marco sa PBB din eh. And very happy kami na talagang nagkasama kayo at nagkaroon din ng project si Marco. After 7 years, nakita po ulit kami. And ito nga may project na. Wow! Kamusta naman ang mga puso ninyong dalawa? Grabe yung gitara, no? Talagang yung spring mo, talagang rinig na rinig namin, ha? Ako masaya, ate. Alam mo yan. Finally. Masaya. Masayang masaya. Siguro, sobrang content ko ngayon na yung everyday ko, nagpapasalamat lang ako sa Diyos. Na parang binabalik lang ni God lahat ng paghihirap ko noon. Amen, and you deserve it kasi mabuting bata and very confident si Heaven. Basta Heaven, lagi kong sinasabi sa kanya, wag na wag ka ulit maligo sa falls, ha? Yes! O, kasi alam nyo, muntik sa sobrang katigasan ng ulo nito, nag-shooting sila, muntik malunod sa falls. Kaya sabi ko, wag ka na muling maligo sa falls na wala kang kasama. Tumakas pa! Kaya sabi ko, ewan ko sa'yo, ha? Ayan. Siyempre, back sa game na tayo. Pero Heaven, tandaan mo na ang bida tonight ay ang mga boss natin. Sila ang laging bida. Kaya naman mag-work, work, work ka na. Heto na ang job order worth 1,000 pesos! Uy! Uy! Napasayaw nga siya. Andito na ang ating job order number 3! Tayo nag-uusap tungkol sa dawa. Naoy, asa aman ka, dawa. Huwag kang mag-alala, Jenica, parating na siya. Diri lang ko, mag-adto ka diri sa ABS. Look for me in the studio. Boss, for approval niyo po ulit ang utos, mag-login sa pie.com.ph/join. Makipindot na po at sali lang ng sali for more chances of winning. So, boss, asa na nga si The One? Joke lang. Boss, ano po ba ang gusto niyong iutos kay Heaven? Bula hoop or rabbit bit bola? Meron po kayong 30 seconds para pumili, pindot, painalo ka araw-araw. Dahil katropay, you're the boss! Heaven, anong mas kakayanin mo? Ang mga bula or ang bola? Mga bola. Mga bola? Kakashoot ko lang ng bola kanina. Pero, nabobola ka na rin ba ng mga boys? Nabola na ako. Ay, nakakalungkot naman yun. Ako parang, surprisingly, parang wala pa. Kasi wala naman ng bola. Well, tingnan natin kung ano ang na-approve na mga boss natin. Kaya naman, Jenica, ano ang nabasag ulit dyan? Nagustuhan ko yung sinabi ni Heaven na nabola na ako. So, ang guest natin today is Heaven. Smarter and much more wiser. Time is up, mga katropais. Wait lang, Jenica, bago mo daw ipagpatuloy, may tanong sa'yo si Heaven. Ano, nabola ka na ba? Tini ko! Jenica, sagutin mo ang ating bisita dahil hindi tawa ang sagot dyan. Lagi oo. Time is up, mga katropa. Is you're the boss. Ang utos na approve sa mga boss natin with 83% ay rabbit-bit bola. Kung paano trabahuin niyan, panoorin po natin ito. Katropais, you're the boss! At si boss, isa sa favorite animals ang rabbit! Kaya para sa utos si boss, kailangang ipitin ni trabahador ang bola sa kanyang tuhod. Mag-hop like a rabbit papunta sa point B. At ilipat pa isa-isa ang bola sa nakaabang na hula hoop sa sahig, husay o sablay. Meron lang 60 seconds para sa job order nito. Good luck para good job! At yan na nga ang utos ng mga boss natin para sa job order number 3 na may pasweldong 1,000 pesos. Ito na nga, uulitin ko ang rabbit bit bola in 60 seconds.
Heaven, ipitin mo ang bola sa tuhod. Mag-hop papunta sa point B at ilipat pa isa-isa ang limang bola sa nakaabang na hula hoop sa sahig. Mag-ingat sa pagbaba ng bola kasi pwede itong lumabas at hindi na naman ito counted. So kailangan nandito ito sa loob ng hula hoop. Ang ingay ko na ba? Naririnig na rin ako sa sarili ko. Pwede mong tanggalin ang heels mo, Heaven, if you want to? Hindi, kaya kong tumakbo. Oh! Wow, talent yan, ha? Hindi, as in sabi ko nga, strong women, kayang-kaya naka-heels. Wow! Kaya naman, huwag na huwag nyo kaming kunda. Strong women kami dito. At hop! Hop ang gagawin mo, Heaven, ha? Hop, hindi lakad, okay? Kaya naman, kung ready ka na, Heaven, work! Work na! Go, Heaven, tumatakbo ang oras mo. Go. Careful sa paglagay. Oops! Careful! Very good, Heaven! Nakaisang bola na nga si Heaven and she has 50 seconds left. Very good, Heaven! Heaven by your side. Grabe talaga, Heaven. Kayang-kaya mo yan. Ang hirap yung ginawa mo. 40 seconds, Heaven! Oops. Heaven, hindi ako... Nanggigigil ako sa paninindigan mo sa heels. Kaya naman kami, hirap na kami tumingin sa iyo! Limang bola ang kailangan, mga boss katropais, at meron na lamang siyang 20 seconds. Ayan! Up, up, up. Isa na lang! Isa na lang, Heaven! Bola na lang, Heaven! You only have... Ay! Baby! Ang hirap mag-hop ng may heels, ha? At kitang-kita naman natin na ikaw, Heaven, ay husay! Kaya naman samahan mo kami dito, Heaven, sa ating podium. Sabi niya, pagharap niya sa akin, workout yon. Heaven, dahil good job ka sa pag-work mo, makakakubra ka ulit sa kaban ng boss natin ng 1,000 pesos! Kaya naman, oh, ladies, baby girls, kukubra na siya! Kukubra na yan! Kukubra na yan! That's right! Kukubra na yan! Ayan! Maraming salamat, baby girls, oh, ladies! Nakakubra na siya! Good job! Nakakubra na siya! Nakakubra na siya! So far, so good! Ang saya namin para sa'yo, Heaven, dahil wala ka pa natatalo na job order. Kamusta? Masaya ka? Sobrang saya ko. Yung puso ko sobrang bilis. Ay! I'm sure napagod ka rin sa challenge na ginawa mo at siyempre hihingi tayo ng tubig mamaya. Kaya naman, tanungin muna natin si Jenica kung kamusta ang kaba ng mga boss. Dahil nakakubra na nga po ang natitira sa mga mahal kong boss ay 8,000 pesos, habang ang trabahador po natin ay may total ipon na 2,000 pesos. Ayan na nga, ito na nga, Heaven. Hindi ka lang artista, kundi isa ka ring business owner. At in-invite nga kami ni Heaven sa kanyang restaurant. Ang sarap. Pero kwentuhan mo naman kami about dito sa iyong food business. Actually, so si Mom talaga po yung nagsabi sa akin, anak, i-invest mo yung pera mo kasi in time, gugustuhin mo na hindi na magtrabaho. So mga ganon. So sinisecure niya yung future ko. So dahil po sa tulong ng mother ko, naka-invest ako sa napakagandang food industry. Aww. Food business. Yes, nasa BGC siya located. Ito, at the age of 22, talagang na-achieve mo na itong maging isang entrepreneur. Gaano kahirap magtayo ng isang business para sa'yo na ganitong edad, ha? Na ganyang edad, ha? I think the pressure is there po. Pero dahil may mga katuwang naman po akong mga tao na nandyan para tumulong po sa akin, mabilis naman. Kay kinaya naman po. And in God's, sabi niya, presence, ang dami pong pumupunta dun sa restaurant. So, thankful po. Hands-on ka ba dito sa business mo? As of now, hindi po. May chef po kami. So, si chef po yung talaga nag-handle na. Oo. Si mama mo, nandun din para mag-check kung kamusta na. Opo, nandun din po si mama. So, we are one of also the investors of the restaurant. You know what? Very proud kami sa'yo. Kasi sa ganyang edad mo, meron ka na, alam mo, ang dami mo nang napatunayan, ang dami mo na ring na-invest ng mga bagay para sa sarili mo. And
ang swerte mo rin kasi ang mom mo is full support sa'yo. Yung talagang hindi ka ganawang responsibility, hindi mo sila, parang hindi mo naging responsibility na tulungan sila, buhayin sila. Kasi parang gusto din ng mom mo na mag-focus ka rin sa sarili mo. That's talagang cool. Support all the way. The best talaga. Pero Heaven, alam mo naman na mga kuan natin dito, mga boss, wala talagang mga entrepreneur. Kailangan kumayod ka talaga, kailangan mag-work ka. Hindi ka pwedeng kagaya na lang dito natin at talagang nakaupo ng nakatihaya itong ating mga partner dito. Kaya naman mag-work na ulit tayo para sa Pasaod worth 1,000 pesos. Kaya naman humanda ka na dahil narito ng job order number 4. Ben, sobrang saya ko para sa'yo. Para kasi sa mga hindi nakakaalam, no? Nung nag-shoot kami for MMK noon, nag-aaral si Heaven. So nag-aaral, nagtatrabaho. Tapos ngayon naman, dahil nakita kami ulit, nalaman ko meron naman siyang negosyo. So sobrang saya ko para sa'yo. At saka, ano talaga, buong puso, sana maging successful lahat ng mga gusto mong gawin. Love you! Thank you, Nay! Ayun, sweet naman din ako, magnanay. Okay, oras na po ulit para mag-approve kung ano ang dapat itanong. Mga boss, ano po ba ang gusto niyong itanong kay Heaven? Rain or universities? Meron po kayong 30 seconds para pumili, pindot, painalo ka araw-araw. Dahil katropa is your the boss! Ayan na nga, siyempre mga marites tayo. Talagang usapang maritesan kami ni Heaven dito. Heaven, title ito ng iyong series ngayon at tulad ni Luna at ay nag-aaral sa isang university. Ano sa mga tingin mo dyan ang kaya mong masagot? Ito bang rain or universities? Kaya mo dyang sagutin. Marami ka bang alam sa rain or sa universities? Universities! Universities. First time niyang pumili. Universities ang gusto niya. Pagbigyan naman natin mga boss na tropay. Kaya naman, Jenica, anong na-approve siya? Time is up mga katropays, you're the boss. Inaprobahan nyo na nga po ang itatanong sa ating trabahador with 84% at ito ay may kinalaman sa gusto ni Heaven, universities. Wow! Oh, JT, say deliver nyo na ang pinapatanong ni boss. Quizás es que el dolor te provoca y sé bien que te vuelve loca. Oh, Ayumi, grabe ang... Oh, ayan ang... Napasayaw din si Heaven sa pagtanggap ng... Alam mo naman, dito talagang may pasayaw ang mga patanong namin. Well, para sa job order number 4 na may pasweldong 1,000 pesos. Heaven, ready ka na ba sa katanungan ng mga boss natin? Laban! At dahil laban nga, narito na ang katanungan. Universities. Ayon sa recent Times Higher Education o THE Asia University Rankings 2023. Ano ang top 1 university in the Philippines? Letter A, University of the Philippines or UP. Letter B, University of Santo Tomas or UST. Or letter C, Ateneo de Manila University or ADMU. Kung ready ka nang sumagot, Heaven, work na! I think yung school ng character ko, yung university, po ni Luna, ano siya eh, UST. Pero, feeling ko ang top one is, of course, University of the Philippines. Well, wala sa pinagpipilian ng of course. University of the Philippines lamang ito, Heaven. Charing lang. University of the Philippines lang, ang letter A ang pinili mo. Pag-isipan mong mabuti, ito nakakalagang 1,000 pesos. Final na ba ang University of the Philippines or UP? Final na. Walang kabog-abog, final agad ni Heaven ang University of the Philippines or UP. At nilagyan pa niya ito ng of course. Heaven, para sa 1,000 pesos! Sabloy, we're very sorry, Heaven. How? Dahil ang
sagot ay Ateneo de Manila University or ADMU, ADMU. Ito ang first time ng Ateneo sa THE University rankings of 82nd place sa buong Asia. Last year, UP ang top 1 sa Philippines at 84th place sa buong Asia. Pero this year, bumaba sila sa 129th place. Pasok din ang De La Salle University at Mapua University. Ang alam ko lang, HN Kelso Central Elementary School. Ayan na nga, Heaven, we're very sorry. Ikaw ay sablay, yes, for the very first time. Pero smile pa rin siya. Kasi kung ikaw ay sablay, mapupunta sa mga boss natin ang prize. Ibig sabihin, wala kang makukubra, pero meron ka pa rin 2,000 pesos. Sayong-sayo pa rin yan, Heaven. Kaya naman, Jenica, parang naaninag ko na ang kaligayahan ng iyong muka. Ayan, syempre, alam mo yun, ma'am. Si Aaron, ayaw na si Zero ang mga boss katropais ko. Safe po ang kaban ninyo, mga mahal kong boss, for this job order. Meron pa rin po kayong 8,000 pesos. Kaya naman, Heaven, Heaven, Heaven by your side. Work, work, work na ulit tayo dahil heto na ang kasahod worth 2,000 pesos. Alam kong makakayanan mo to dahil I think ganyan ka talaga, palaban ka. Kaya naman, narito na ang job order number 5. Mga boss, ia-approve nyo na po kung ano ang dapat iutos. Team Pinas, mag-login sa pi.com.ph/join. So boss, ano na po ba ang gusto nyong iutos kay Heaven? Shake Liberation or Tulakan? Meron po kayong 30 seconds para pumili, pindot, painalo ka araw-araw. Dahil katropais, you're the boss! Heaven, kapag sobrang saya mo, napapashake-shake ka ba or nanunulak ka ng katabi? So, ano ang mas maipapanalo mo dyan? Shake, shake, shake. Ay, shake, shake, shake. Kasi parang panasayaw din to si... Uy, oo, uy, parang... Oo, well, sana shake, shake, shake ang botohin ng ating mga boss katropais, kasi depende pa rin sa kanila, Heaven, kung this time pagbibigyan kanila. Well, 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 Jenica, ano ang na-approve dyan? Time is up, mga katropais! You're the boss! Ang utos na approve po sa inyo para sa ating trabahador with 87% ay tulakan! Kaya naman ang tanong natin kay Heaven, kasi parang takasa, tulakan, i-shake-shake ang gusto ko. Depende nga yan sa ating mga boss, kasi sila ang mga boss natin, Heaven. Well, ang tanong, magtagumpay ka kaya sa utos na tulakan? Malalaman natin yan sa pagbabalik na You're the Boss!